ng pagbasa mula sa aklat ni Santiago, chapter 3 verse 13 to chapter 4 verse 4. Dalawang uri ng karunungan. Sino sa inyo ang matalino at nakakaunawa? Hayaang ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa na may mapagpakumbabang karunungan. Maaaring magkaroon ng mapait na pag-iinggitan at makasariling pagnanasa sa inyong mga puso. Kung mayroon man, huwag kayong magmapuri at magsinungaling laban sa katotohanan. Ang karunungan ito ay hindi nagmumula sa itaas, subalit ito ay mula sa lupa, makalaman at mula sa mga demonyo. Kung saan may pag-iinggitan at makasariling pagnanasa, naroon ang kaguluhan at lahat ng masamang bagay. Ang karunungang nagmumula sa taas, una, sa lahat ay dalisay, pagkatapos ay mapayapa, maamo, nagpapasakop, puno ng kahabagan at may mabubuting bunga. Ito ay hindi nagtatangi at walang pagpapakunwari. Ngunit ang bunga ng katwiran ay itinatanim sa kapayapaan para doon sa mga gumagawa ng kapayapaan. Ipasakop ninyo sa Diyos ang inyong mga sarili. Saan nagmula ang mga pag-aaway at mga paglalaban-laban sa inyo? Hindi ba ito ay nagmula sa inyong mga pagnanasa sa kalayawan na nag-aaway sa inyong katawan? May masidhi kayong paghahangad ngunit hindi kayo nagkakaroon. Kayo ay pumapatay at nag-iingbot ngunit hindi kayo nagkakamit. Kayo ay nag-aaway-aaway at naglalaban-laban. Hindi kayo nagkakaroon dahil hindi kayo humihingi. Humingi kayo ngunit hindi kayo nakatatanggap sapagkat ang inyong paghingi ay masama. Ang inyong hinihingi ay gagamitin ninyo sa inyong mga kalayawan. Ipasakop nga ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at siya ay lalayo sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Ang salita ng Panginoon.